What's up mga idol? Terraform trade si Sistan, madaming magugulat dito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Bago ang balita sa Hinebra, isang nakakagulat na balita, sandali ang pag-uusapan natin tungkol sa sinabi ni Coach Yeng. Sinabi kasi niya na sobrang swerte daw ng Hinebra dahil nakuha nila si RJ Abarrientos, siya daw sana ang balak nilang kunin. Sa katunayan, handa nga daw sana sila noon na bitawan ang kanilang number 7 at number 8 pick para makuha si RJ, pero nakakapanghinayang dahil nakuha na siya ng Hinebra, kaya nakakaingit daw dahil hindi umabot sa kanila si RJ. Marami kasing bashers ngayon si Coach Team, at napapatanong ang karamihan sa mga fans kung bakit maliit na guard ang kinuha nila. Mukhang sinagot na mismo ni Coach Yeng kung gaano kagaling ang nakuhang player ng Hinebra. Samantala, lumipat na tayo sa balita tungkol kay Christian Stan Hardinger. Wala nang isang buwan ang hihintayin, at magsisimula na ang bagong PBA season na pinakahinihintay nating lahat. Maraming pagbabago kaya exciting talaga ang bagong season. Pero kung excited ang lahat sa new PBA season, mukhang iba naman ang nararamdaman ni Christian Stan Hardinger, dahil kung may isang player siguro na hindi masaya ngayon, ito nga ay si Stan matapos siya matrade sa Terra Firma. Alam naman nating lahat na sinabi na mismo ni Coach Team na si Stan daw ang na-request ng trade, dahil mas gusto daw nitong maglaro sa ibang teams na may ibang sistema, kesa sa triangle system na ginagawa ni Coach Team para sa Hinebra. Pero ayon naman sa mga kumakalat na post ngayon, hindi rin daw masaya si Stan sa team na mapupuntahan niya, gusto daw kasi niyang mapunta sa isang team na championship contender talaga, dahil gusto niya ulit mag-champion. Kaya naman ayon sa mga source, gagawa daw ng trade ang Terra Firma at gagawin nga daw nila ang request ni Stan Hardinger. Sakto pa ngayon na interesado daw ang TNT Tropang Giga na makuha ang playing rights niya. Dagdag pa ng source, posible daw bitawan ng TNT ang kanilang dalawang superstar na sina Jason Castro at RR Pogoy. Hindi lang yan dahil magbibigay pa daw ang TNT ng karagdagang second round pick para next year. Sa tingin ko naman, mukhang patas naman siguro ito, lalo pat malapit na mag-retire si Jason Castro at medyo injury prone na si Pogoy. Halimaw pa rin ang isang Stan Hardinger, kaya naman sulit at fair trade talaga ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, sino sa tingin mo ang malulugi sa trade na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.